Sa video na to, alamin natin kung makatotohanan ba yung scenes ng sniping sa Gemini Man. Panoorin niyo to. Bago ipatuloy ang video, shoutout nga muna para sa aking mga kapwa mandirigma sa Special Action Force, lalo na yung mga graduate sa Sniper Course sa Scout Ranger School. Shoot straight, gentlemen! At inanyahan ko kayo para mas lalawak yung ating kaalaman tungkol sa ating craft. Magbasa tayo kagaya nitong libro na to, Stalkers and Shooters by Kevin Dockery. Yan. Yan. So, malalaman natin ano yung mga lessons, mga best practices ng ating mga counterparts sa US Armed Forces, yung kanilang mga experience dahil maaaring naranasan natin yun sa ating local experiences. Napaka-importante yun. At tayo dapat magsusulat din tayo ng ating mga experience. Tama ba? So, panoorin natin si Will Smith. Makatotohan ba ito? Binubula lang tayo nito. Tingnan natin kung maayos ba yung pagkagawa ng movie at kung magaling ba yung director at syempre yung kanilang consultant. Probably meron silang consultant niyan. Panoorin na. Mabilis magbasa. Mabilis kita mo, mabilis magbasa yung kanyang laser rangefinder. Parang hindi makatotohanan yun eh. Ha? Kasi yung laser rangefinder, ito yun, meron ako, hindi ako pwedeng bulahin. Ha? I have one. Rangemaster 1600. Okay? Kaya to, kahit isang kilometro, kaya kong i-lace yung target, malalaman ko yung kanyang distance. At pag pindot mo dito sa taas, pak, babalik sa'yo yung beam at may reading ano ang distance niya. So from there, titingin ka sa iyong dope book, malalaman mo kung ano dapat ang iyong hold off or clickings o yung tinatawag na adjustment for bullet drop. Talagang nagko-compute kasi mga scientist yata at mga sniper. So yun ang ginawa niya. Pero parang mabilis ganun, oh, mabilis mag... Parang bulatik yon, hindi ko maniwala doon. Ha? Will Smith, ha? Yan, anong next niya ginawa? Nagbasa siya ng wind. At pagbasa niya ng wind, ginanon lang niya. Ito yung ginamit niya eh. Meron din ako niyan eh. Ha? Kestrel. Kestrel Elite Ballistics. Yan. So, meron din ako niyan. So pagbasa mo, pak, makikita mo yung reading ng wind. Full value wind ba yon? Ano ang distance? Tingin ka sa iyong dope book, malalaman mo kung ano ang drift at that particular distance. Pero kung meron ka nito, secret lang. Automatic na. Meron ka ng computation pag ganito. So, pumunta sa kanyang dope book, compute-compute siya, pero ito yon. Compute-compute siya, binasa niya, ganun lang. Parang, kasi dapat, inaalam mo muna saan talaga yung direction ng hangin. Ito ba ay full value wind? Nagko-cross ba siya sa bullet path? Or half value wind? Pag ganon, so inaalam mo yon. Ah, hindi patsamba na, ganon-ganon ka lang, ayos na. Hindi, may something's wrong doon, ha? Sa dokbook, na-compute, kalikot, lock, elevation windage, in-adjust niya. Okay? Nag-adjust siya for elevation and windage. Kung ilang minute ba angle, I don't know, milliridian ba ito yung gamit? Tapos, adjust niya yung kanyang windage at saka elevation. Alright? Ito yung isang paratandaan natin. Ang wind ay hindi yan dire-diretso. Kung nabasa mo, halimbawa, that is 20 kilometers per hour, hindi dire-diretso yung wind 20 kilometers per hour. And for that reason, you should have a spotter. Kasi ang spotter, pag basa niya sa'yo ng wind, within around 3 seconds, dapat bitawan mo yung bala dahil nagbabago ang wind velocity. At kung mag-adjust ka, pag tira mo ngayon, wala kang spotter, wala na palang wind, miss ang yung target. So yeah, that's the reality. Wow. Yan. So ganun siya nag-aim siya sa target, ganyan, nag-aim siya pupunta dun sa kanyang, saan yung aiming point niya, nakaganon, you know, yung pinakamahuhusay na snipers, both eyes open. Both eyes open yan. Bakit?
for tactical purposes. Okay, maximize mo yung vision mo. Diyan. Alright? Hindi pwedeng gagano. Bakit mo ipikit? Both eyes open. Ganon ang sniper. I will not show you if he was able to hit the target. Let us be realistic. Merong tinatawag na target lead. So kung moving ang target mo, sa amin, when we practice in hitting moving targets, we have moving target na naglalakad, walking. Okay? Yung walking na yan, ay pinapractice namin 100 meters, 200 meters, 300 meters. And we compute for the lead. How many inches yung lead namin? So kung papunta dito, ang lead namin, andito yung aming reticle. Pag ganun, ang tawag doon ay lead. So kinocompute yun. Rate ng kanyang march or walk at ilan ang itatravel ng bala mo for that particular distance. Kasi itatiming mo yun. Okay? So sa moving target, merong tinatawag na ambush technique at saka panning technique. So yung kanyang target ay nasa loob ng trend, traveling maybe 100-200 kilometers per hour. Saan ka mag-lead nun? Para mag-lead ka ng isang bagon siguro. At layong 2,000 meters. Sa 2,000 meters, yung bala mo, kung say 7.62, for example, okay? Or 2,600 feet per second, 750 meters per second, ilang seconds, how many seconds that will it take for the bullet na makarating will impact at a distance of 2,300 meters? You see? For example, 750 meters per second. So, 1,500, 2 seconds, so around 3 seconds, for example. Around 3 seconds. So, 1,000, 2,000, 3,000 bago mag-impact. Ngayon, yung bilis nung yung kanyang platform, yung sinasakyan, I think that is impossible to do that. Maybe you have to practice it maybe 1,000 times. Now, how many bullets will you spend to practice that? I don't believe this. Bulatik. Huh? This is not realistic, man. To think that Mr. Smith just walked and then upon arriving at the shooting position, you know, hindi siya nag-prepare ng kanyang sector sketch, blah, blah, basta umupo lang siya doon. Basta dadaan yung trend dyan, may tatawag sa kanya. That's not realistic, man. I don't believe that. And also this one, may dila-dila pa ganito. Hindi realistic. Okay? So, just for fun, hindi ako maniwala. I don't believe this is true. This is only good for the movies. And it is entertaining. Then, it will inspire us to learn more. Let us not believe everything that we see in movies. Okay? So, sa mga kapwa ko na mga practitioner, we should continuously hone our skills and share it to our fellow warriors. Okay? So through formal training instruction, puno natin lahat. We could not learn these things only by watching YouTube. Okay? No, you should do it. So kahit na manood kayo ng, kahit na magagaling pa ng mga content creator sa YouTube, you won't learn everything. Okay? So makikita mo lang principles, but iba yung actual na pinapractice mo. Okay? Kasama doon yung moving target. Alright? So, sending good vibes. Sorry, I don't believe Mr. Smith. I don't believe that shot. It won't hit, man. Maybe the probability is maybe 0.001%. Okay? Sending my good vibes. Bye-bye.